So guys, andito ulit tayo kay Infinix, yan, para sa mga latest update natin, yung nga po, yung bagong release nila, yan, meron na sila. Ito yung Smart 8 Pro. At pagdating naman po sa 40i, meron din po silang bagong release ngayon. Ito po yung mas mura, Hot 40i na, 4499. Yan, ito po yung 8GB 128. Yan guys, para sa latest update natin, yung mga bumaba. At ito guys, ang ating latest update. Doon sa mga naghahanap nga pala dyan ng mga budget phone dito kay Infinix guys, ito hawak natin yung pinaka-latest nila, Smart 8 Pro. Tapos may bagong labas din po sila dito kay Hot 40i. Ayan guys, para sa kanilang Hot 40i yan, may bago din po labas. So yun yung 128GB na variant. Tapos guys, ito kung naghahanap naman tayo ng mga budget phone dito kay Infinix, ito po yung mga hilera po ng mga Smart 8 yan, mga iba-ibang variants. So unahin na po natin yung pinaka ayan, yung pinaka latest guys. Ito yung kanilang Smart 8 Pro. Ayan, bali guys, so price nito is 4,999. Bali maganda dito guys, naka 8GB RAM, naka 16GB RAM na po tayo, tapos naka 128 po yung kanyang internal storage. Ayan, bali naka 90Hz na rin po refresh rate ng screen, 6.6 na naka magic ring na rin po yan, fluid screen po yan, no, napaka. Then sa camera guys, meron siyang 50 megapixel AI camera. So ayan, 4,999. May mataas na RAM po tayo dito, 16GB RAM. Then meron din siyang 200% volume mode. So napakalakas po ng volume niyan. Ayan. Then guys, ito kung mas budget naman po yung hanap natin dito kay Infinix, meron po sila dito ang naka 3GB RAM. Bali extended RAM po 'yon. Tapos 64GB na rin internal storage. Ayan. Bali guys, ito ay 3,399 naman, na naka punch hole na rin po yung screen nito, ha, yung pinaka display. So sa mga naghahanap po ng punch hole na display, so ito yung budget po nila, naka punch hole screen yan. Then naka 200% volume mode din. Yan guys, ulitin natin, ang price po nito ay 3,399 sa naghahanap ng pinakamurang Android phone dito kay Infinix. Yan, Smart 8. At hindi lang yun guys, meron din ito, budget phone pa rin, Smart 8. Guys, ito, bali naka 8GB RAM tayo dito, tapos 64GB internal storage din. Bali ito, naka 90Hz refresh rate din. Napaka-smooth. Guys, ito, price nito ay 3,699. O ayan guys, sa mga naghahanap po ng budget, ito, meron pa rin si Smart 8, 8GB RAM, 64GB, naka 90Hz refresh rate, 5,000 mAh battery. At syempre guys, naka Type-C na po yung kanyang charging yan. Then naka 200% volume mode din po yan, 13 megapixel po para sa kanyang dual camera. At for security guys, naka side mounted fingerprint din. Ayan guys, at syempre kung gusto naman natin na may malaking internal storage at may mataas na RAM, yan guys, ito, Smart 8. Bali ito guys ay yan, naka 8GB RAM, 128GB internal storage. Pero guys, napaka-affordable pa rin ito. Grabe, ang daming pagpipili natin dito sa Smart 8. Ito naman yung mas malaking internal storage, 3,999 naman po ito. Yan. So kung mga naghahanap po kayo dyan ng malaking internal storage dito sa mga variant po ng Smart 8, ito na po yon. Yan. Ulitin po natin, price po nito ay 3,999. Then guys, ito naman yung hilera ng Hot 40. Yan, Hot 40i. Guys, ito may bagong labas po dito ng variant na mas maliit ang internal, pero syempre guys, mas mura. Ito naka 128 na po, ito yung bagong labas po ni Hot 40i. Bali ito guys, naka 8GB RAM, 128, 90Hz refresh rate. Then 6.56 magic ring na din. Yan, para po sa presyo guys, 4,499. Very affordable pa rin yan. At syempre guys, may malino din siyang camera, 50 megapixel sa main camera. At kung mahilig ka mang selfie, naka 32 megapixel na po ito. Yan guys, ulitin po natin ang price po nito. Yan guys, naka 18 watts fast charging nga pala. So yan, sulit na sulit po tayo dito sa bagong release po ng Hot 40i. Ito guys, sa charging, naka 18 watts fast charging na din. Then naka 200 volume mode. Ayan, side mounted fingerprint para sa security.
And guys, update po natin sa presyo nito. 4,499. Napaka-affordable po sa halagang yan. Dahil naka 128 na po tayo. At may mataas na RAM. 8GB RAM. Ayan. Tapos guys, ito, meron pa tayo dalawa ditong pagpipilian. Kung gusto naman natin ang mas mataas ng RAM, guys, ito. Bali, ito yung naka 16GB RAM, 128. Para po sa presyo, guys, nito ay 5,299 naman. Ah, syempre guys, pagdating sa specs, halos same naman po siya pagdating sa kanyang mga charging, naka 18 watts, camera 50 megapixel dual camera. Ayan. Guys, ito ulitin po natin ang price, 5,299. Ah, syempre guys, ito kung gusto natin ang pinakamalaking internal storage at may mataas na RAM din, naka 16GB RAM, 256GB, naka 90Hz pan-sol screen at syempre naka 50 megapixel dual camera sa main camera at 32MP sa main sa selfie. Yan guys, naka 18 watts fast charging din, side mounted fingerprint para sa kanyang security. Ayan guys, 256, ito po yung price natin dito, 5,999. So yan guys ang ating update doon sa mga budget phone ni Infinix, especially guys yung kanilang mga Hot 40i series. At yung chipset nga pala ito guys, pare-pareho naka T606 po yan, yung SoC. Ayan. Tapos guys, lipat na tayo doon sa mga iba pang model po ni Infinix. Ayan na, dito na tayo sa kanilang mga gaming phone. Tapos guys, ito naman ang update natin para dito kay 030 4G, yung LTE po yan at yung 5G. Tapos ito yung kanilang Note 30 na 4G at syempre guys yung kanilang LTE. Guys, ito maganda dito kay bumaba na ng bumaba. At syempre yung kanilang latest model pagdating sa Hot 40. Ito po si Hot 40 Pro, yan. Guys, ito, unahin na po natin yung si Hot 40 Pro. Para sa latest update po natin dito, guys, ito ay 7,499. Ito, bali naka Helio G99 na po yan, 256GB internal storage, naka 16GB RAM po yan. So, size ng screen, guys, ito, naka 6.78 full high definition, at naka 120Hz na po, napakasmooth na ng screen yan. Then sa camera, hindi pa huli guys kasi ito ay naka 108 megapixel para sa kanyang ultra clear. At kung selfie naman po ay naka 32 megapixel na. So may mataas na rin tayong camera. At syempre guys, para sa kanyang chipset, ulitin natin, naka gaming chipset po yan, naka Helio G99. Para sa kanyang X-Boost gaming engine. Ayan ang ating update. At para po sa charging guys, naka 33 watts fast charging na din. Naka NFC na rin guys, sa mga naghahanap po dyan ng NFC, yan, naka NFC po yan. Price update natin, Hot 40 Pro, 7,499. Tapos guys, ito naman ang update natin dito kay Note 30. Unahin na po natin yung kanyang 4G edition. Ito guys, naka-sale po yan. Ngayon po ay 6,999 na lang po yan. From 7,499. Yan, good news po yan. Ito guys, naka 256GB internal storage na. Then maganda po sa kanya, naka 45 watts fast charging na din. Size ng screen, naka 6.78 full high definition. Napaka-smooth ng screen nito guys kasi ito ay naka 120Hz na din with iCar display. Tapos sa kanyang RAM, naka extended RAM po yan, 16GB. At para po sa chipset, ito ay naka MediaTek Helio G99 na rin, gaming chipset. At kung 5G naman guys, ito naman ang ating latest update, 8,999. Siyempre guys, unang-una sa kanya, mas maganda yung kanyang network connectivity kasi ito ay 5G ready. Then sa chipset, ito ay naka D6080. Yan, 5G para sa kanyang ultra fast gameplay. Then yung RAM po nito, naka 16GB maximum RAM din. Size ng screen, naka 6.78 full high definition with iCar display din. Yan guys, ulitin natin ang kanyang chipset, naka Dimensity 6080 processor, 5G processor at naka dual speaker na po yan, sound by JBL and high resolution. Camera naka 108 megapixel para sa master triple camera. Yan guys, update natin, Note 30 5G, 8,999 na lang yan. Tapos guys, ito na yung update natin para sa kay 030. Yan, 030. Unahin na po natin yung kanyang LTE. Ito guys ay 9,899.
Bali ito guys yung naka 2K resolution pagdating doon sa kanyang video. Pero maganda dito yung kanyang front camera, 50 megapixel din. Yan, pang-vlogging camera po yan. 120 Hz po, yan. Pagdating doon sa kanyang 3D curved AMOLED display, naka Corning Gorilla Glass na po yan, yung kanyang glass, ang matibay. 45 watt supercharged at naka 16 gig maximum RAM. Camera 108 megapixel at yung kanyang chipset po ay naka gaming na MediaTek Helio G99 din, 6 nanometer ultra power processor. Yan. At syempre yung kanyang 5G, ito na. Unahin na po natin ang price nito guys. Ito ay 14,999. Then maganda po dito, naka maximum RAM po yan na 21. Yan. Original RAM po niya ay 12, extended ng 9 kaya naging 21. Yan. Then sa resolution ng video, naka 4K resolution, tapos naka 60 frame per second. So ibig sabihin yan guys, napakasmooth ng video natin dyan. Then sa front camera, yan, pang vlogging camera din, 50 megapixel. Sa front pa lang po yan. At syempre, yung kanyang chipset, ito, pakita natin, yung may malakas na chipset po ito, naka MediaTek Dimensity 8020 5G powerful processor na din. At yung isa po po dito, napakataas ng kanyang charging capability, 68 watts supercharged. So, ganun siya kaano. Then, meron siyang 5,000 mAh battery, pang all-day battery natin. Then, size nga pala ng screen ito guys, naka 6.78 full high definition. Then, naka 144 Hz para po sa kanyang touch sampling rate. Yan, ito po yung manipis na model. Pakita ko po sa inyo. Yan, ito guys yung unit, yung actual unit ng 030. So, napakanipis. Tapos, naka-curve. AMOLED display. 68 watts. So, then guys, equipped na rin to ng IP53 para sa kanyang dust and water resistant. Yan. At yan guys, ang ating latest update ngayon doon sa mga latest model po ni Infinix. Yung mga hindi pa lang po natin mapakita sa inyo yung mismong actual unit kasi babagong deliver pa lang daw po sa kanila yan. So ito yung Hot 40 Pro. Ayan, para makita natin ang actual. Tapos yung Note 30 series, syempre guys, ito na yan. Ito naman yung actual unit. Sa ngayon po, bali ito lang po yung mga display ni, ano, ni Infinix pagdating dito sa kiosk. Tapos yung kanilang Hot 30. Pero wala na tayo masyadong stock ng Hot 30 guys. Yan. At yan guys, ang ating latest update ngayong April 5, 2024 dito kay Infinix. At nakita natin yung kanilang bagong release ngayon, Hot 40i na 128 gig variant. At yung kanilang Smart 8 na bagong release yan,